Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na-upload. Sumenyas itong sumakay ako. Iniabot ko ang bayad sa tindero na hindi nahalata ang nangyayari. Sumakay ako ng van kahit pa nanginginig ang tuhod ko. Mahigpit na yumakap si Annie na katulad ko ay takot na takot ngayon. Hindi umalis sa tabi ni Annie si Arturo. May nakakatakot na ngisi sa labi nito hanggang umusad na ang sinasakyan naming van. Wala kaming cellphone na dala. May nakatutok pang baril na baka maling galaw lang namin ito ay baka ikapahamak namin. I'm so scared, bulong ni Annie sa akin. Takot na takot din ako, hindi lang para sa aming dalawa nito, kundi para din sa batang nasa sinapupunan ko. Anong kailangan mo sa amin, Arturo? Bakit kailangan mo pang idamay si Annie? Takot man, pero nagawa ko pa rin itanong iyon dito. Matigas ka kasi masyado. Dati naman, mabilis kang sumunod sa akin. Pero ngayon, masyado ka nang nagmamatigas. Mayroon na bang iba, mahal ko? Nakangising Annie nito. Gusto mo bang madami rin sa galit ko ang taong iyon? Tapos na tayo! Bakit mo pa ba ako ginugulo? Patahimikin mo na ako, Arturo! Maling-mali for the very beginning, yung naging relasyon natin. Ipinasok mo ako sa isang relasyon na alam mong hinding-hindi ko magugustuhan. Walang matatahimik hanggang hindi ka bumabalik sa akin. Mababaliw na ako kaya iisip kung paano kita makukuha ulit. Kung paiiralin mo ang tigas ng ulo mo, ay titiyakin ko sa iyong mapapahamak ang lahat ng tao na mahalaga sa iyo. Ang sama-sama mo! Umiiyak ng sabi ko rito. Itong tinatawag mo masama? Minahal mo rin naman. Hindi ka nakinig sa paliwanag ko. Tumakas ka kaagad. Iniwan mo ko. Labis mo kong sinaktan dahil sa ginawa mong iyon. Hindi ganyan ang kilala kong Marinel. Yung Marinel na kilala ko ay hinding-hindi na naisin na masaktan ako. Nagdaramdam na ani nito. Mariin kong itinikom ang bibig ko at nag-iwas ng tingin dito. Ang kapal na mukha ng taong ito. Pero kailangan kong kumalma dahil baka matrigger ko pa ang galit nito at baka mapahama kami ni Annie. Tahimik na lang akong umiyak hanggang sa narating namin ang isang bahay na may kalayuan sa mga susunod pang bahay. Nanginginig ang mga tuhod ko na humakbang pababa. Ang driver na siyang nagmaneho patungo rito ay hinila si Annie papasok. Si Arturo naman ang humila sa akin, saka bumulong. Alam kong buntis ka, pero sinabi ko naman sa'yo, kung magkakaanak at titiyakin kong ako ang ama. Nangilabot na napatingin ako rito. Anong binabalak mo? Tanong ko rito, ngunit ngumisi lang ito. Hindi ako makagalaw. Pagkatapos kong pwersahin ni Arturo na makapasok sa bahay ay sinalubong kami ng isang babae na may syringe na hawak at mabilis iyong itinusok sa akin. Unti-unting naparalisa ang katawan ko. Gising ako. Gising ang diwa ko. Ngunit hindi ako makagalaw. Parang nawala ng lakas ang katawan ko. Hindi ko alam kung nasaan na si Annie. Ipinasok ako sa isang silid ng tauhan ni Arturo. Kahit gusto kong sumigaw, parang nawalan ako ng lakas. Hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko. Pero naririnig kong usapan ng mga ito. Tatanggalin nila ang sanggol sa sinapupunan ko. Tatlong buwan pa lang ang tiyan ko. Natatakot ako sa posibleng mangyari rito, lalo't pinagbabalakan ito ng masama ng mga demonyong ito. Ang mga oras na lumipas ay parang impyerno na tulad. Kahit humiyaw, kahit gusto kong magpumiglas, ay wala akong nagawa. Mga demonyo sila na nagkatawang tao. Walang awa at wala akong nagawa. Tulalang-tulala lang ako habang si Annie ay iyak ng iyak sa tabi ko. Mahigpit nitong hawak ang kamay ko habang kasalukuyan kami na naririto sa isang silid sa isang pribadong ospital. Dito kami inihatid ng tauhan ni Arturo pagkatapos tanggalin ng mga ito ang dinadala ko. Magsalita ka, Marinel.
tatagan mo ang loob mo. Ani ni Ani, napatuloy pa rin sa pag-iyak. Para akong nawala na ng ganang mabuhay. Hindi ko na masisilayan yung ano kong inaasam ko. Magsusumbong tayo sa pulis. Ipapakulong natin sila. Ani ni Ani. Ngunit mabagal ang naging pag-iling ko. Pero Marinel, leave. Mahinang ani ko rito. Marinel, leave. Mabilis itong umiling. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Ani nito, naiyak ng iyak pa rin. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Kapag nagsalita ako, madadamay kayong lahat. Kinokontrol na naman niya ang buhay ko, Ani. Gustong gusto ko nalang mamatay. No, ano bang sinasabi mo? Marinel, tatagan mo ang loob mo. Paano ko gagawin yun? Alam kong wala na sa sinapupunan ko ang anak ko. Pinatay na ng demonyong iyon ang anak ko. Tapos posible pa kayong madamay lahat. Iyak ng iyak na ani ko rito. Sobrang sakit ng dibdib ko. Sa ilang nakakaalam na buntis ako, ako lang ang bukod tanging nagdiwang sa pagdating ng biyaya ng Diyos sa akin. Yung anak ko na hindi ko man lang nasilayan, hindi ko man lang nahawakan. Gising na gising ako habang ginagawa nila yon sa akin. Habang tinatanggal nila ang anak ko. Habang pinapatay nila. I'm sorry, Marinel. Wala man lang akong nagawa. Ipangako mo na walang ibang makakaalam. Ani, ipangako mo. Oo. Iyak na tugon nito. Alam kong napilitan lang itong umoo. Pero iyon ang kailangan kong sagot ngayon. Doc! Narinig ko ang paghiyaw ni Ani. Pero sa labis na pag-iyak, hindi ko na namalayan ang naging reaksyon ng katawan ko. Labis ang panginginig ko na kahit ako ay hindi ko man lang napansin. Narinig ko sila, pero hindi ko magawang mag-respond. Tinatawag ni Ani ang pangalan ko, pero hindi ko magawang magbigay ng anumang reaksyon. I'm trying, pero nilalamon ako ng sarili kong emosyon. Marinel, tumawag na ako sa inyo. Nang magising ako, ay inutusan ko itong tawagan ang magulang ko at sabihing magkasama kami. Gumawa na lang ng dahilan kung bakit dalawang araw na akong hindi umuwi. Gusto raw nila ikaw mismo ang makausap. Sabi nito na iniabot ang phone sa akin. Tumikhim ako bago tinanggap iyon. Me! Parang automatic na sa akin na pasiglahin ang tinig. Ito naman kasi yung palagi kong ginagawa sa ilang buwan simula nang umuwi ako ng bansa. Bakit hindi ka agad nagsabi? Alalang-alala kami sa'yo. Buti na lang nagsabi ang kaibigan mo. Muntik na kaming lumapit sa pulis. Ayos lang po ako. Kasama ko si Ani. Babalik din po agad ako. Saka maghahanda lang po ako para sa dinner with my strange fiancé. Idinaan ko pa sa biro pero nagunahang pumatak ang luha ko. Hinuli ang kamay ni Ani para may makapitan. Tiniis nito kahit pa sobrang higpit ng pagkakahawak ko sa kamay nito. Siguraduhin mong ayos ka lang. Kung ayaw mong matuloy ang engagement, pwede mo namang sabihin. Gagawa na lang kami ng ibang paraan. Sabi ni Mami, huminga ako ng malalim. Hindi ako tututol. Ayaw ko na maging papigat. Hindi ako kilala ng iba bilang Santos dahil palagi nalalagay sa panganib ang buhay namin dahil sa yamang meron kami. Kaya nga pumayag ang mga ito na sa malayo ako mag-aral. Kung matuloy man ang kasal ko sa taong napili ng mga ito, siguro naman, lalayo na si Arturo. Baka matulungan din ako ng taong iyon para makaganti ako kay Arturo. Hindi ko man ito mabawian ngayon, hindi ibig sabihin na hahayaan ko na lang ang ginawa nito. Ayos lang po ako sa plan nyo. Tatawag na lang po ako ulit. May pupuntahan pa po kami ni Ani. I love you, me. I love you too, anak. Ingat ka. Nang matapos ang tawag, nanginginig ang kamay na inabot ko ang phone ni Ani pabalik dito. Marinel, nangako ka na ititiko mo ang bibig mo. Sana tuparin mo, Ani, kasi kailangan ko na kaibigan ngayon. Tumango ito, saka kinabig ko at mahigpit na niyakap. Walang nakapansin ang pinagdaraanan ko. Siguro nga ganun lang talaga sila kabisi, or sadyang hindi na talaga ako kilala ng pamilya ko. Matagal din naman kasi ako nawala sa poder nila. Nag-aral sa ibang bansa
Kaya kapag nagpapanggap na okay lang ako ay naniniwala sila. Ready ka na ba anak? Tanong ni Mami na nangiti-ngiti sa akin. Ito ang gabi na makikilala ko ang taong napili nilang pakasalan ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Saka tumingin kay Mami at ngumiti. Gwapo ba, Mi? Nakangiting ani ko rito. Oo anak, kaibigan ng Kuya Lance mo. Nangako naman ang kuya mo na matinong tao na pili niya. Sabi nito na tinapaan likod ko. Tumangutango ako rito, saka hinaplos ang suot kong kwintas. Huminga ng malalim, saka tumayo na. Nasa baba na raw ang bisita namin. Pero bago ako humakbang, chinek ko muna ang cellphone ko. May mga text si Annie. Hindi nakakalimot ang babae na kumustahin ako. Tinitiyak na kapag inatake ako ng emosyon ko, ikausap ko ito. Kung hindi ito ang tumawag, ay ako mismo ang tatawag dito. Si Annie ang naging hingahan ko. Wala akong makausap, kaya kahit alam kong nakakaabala ako ay tumatawag pa rin ako dito. Ini-off ko ang phone ko, saka inlagay sa loob ng drawer. Tara na Mi, nakangiting Annie ko rito. Yumakap ako sa baywang nito, saka kami nagpa siyang maglakad palabas. Nang makababa kami hanggang sa dulo ng hagdan, para akong itinulos sa kinatatayuan ng bumungad sa pinto, papasok ang Kuya Lance ko at ang taong tinutukoy ng mga ito na bisita namin. Marinel, mabuti naman at nakababa ka na. Come here baby. Ani ni Daddy. Iginiya naman ako ni Mami, pakbang palapit sa mga ito. Naglahad ng kamay si Daddy. Hindi ko alam kung naramdaman nila ang panlalamig ko. Ginagap ng punong-puno ng pag-iingat ng kamay ko. Anak, meet Brent Benedict Diaz. Siya ang napili naming karapat-dapat na lalaki na mag-aalaga sa'yo. Hi Marinel! Ani ni Brent na seryosong seryoso ang ekspresyon ng mukha. Hi! Ani ko rito. Parang gusto kong yumakap at sumiksik sa bisik ng lalaking ito. Magsumbong sa kasalukuyang pinagdaraanan ko. Pero kinalma ko ang sarili ko. Hinanda ko naman ang sarili ko kanina. Kailangan malawak ang ngiti, masigla ang tinig, at dapat walang makakapansin sa pinagdaraanan ko. Nice meeting you, Marinel. So anong palabas ito? Hindi kami magkakilala? Tura ng aking isipan. Okay, nice meeting you too, Brent. Ani ko rito na malawak na ngumiti. Naku bunso, nakakatakot yung ngiting ganyan. Kunwari, pademure naman. Biro ni Kuya Ron sa akin. Kunwari nahihiyang pinalo ko ang braso nito. Tara na sa dining room. Ani ni Mami na inakbayan ni Daddy. Nauna na ang mga ito. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabayan ang mga ito or hintayin si Brent. Nag-angat ako ng tingin nang tumabi ito sa akin. Let's talk later. Cold ang tinig nito. Kaya naman tumango na lang ako sa lalaki. Saka kami sabay na humakbang patungo sa dining room. Pinagtabi pa talaga ang mga upuan namin. Iho, alam mo naman na nag-iisang anak namin na babae si Marinel. Alagaan mo sana siya. Of course, Tito. Malaki rin ang tiwala ni Lance sa akin. Hindi ko po sisirain yon. Ani ni Brent. Matagal na kayo magkaibigan ni Kuya? Hindi ko napigil na itanong iyon dito. Natigilan si Brent saka tumango. Yes, hindi ko lang alam na may kapatid pala siyang babae. Masyado kasing delikado iho. For protection and her safety, mas minabuti naming hindi ilantad ang buso naming anak sa public. Alam mo naman sa panahon ngayon na ipaliwanag na ni naman ni Lance sa'yo ang sitwasyon, right? Tumango si Brent saka ngumiti sa daddy ko. Samantalang sa akin, hindi man lang ako nginitian. Nagsisisi kaya ito na makita ko? Lalo't hindi ako type ng taong ito. Baka pag lumabas ito ng mansyon, ay hindi na ito bumalik. Hindi na rin ako magugulat kapag umatras ito sa usapan. Gusto lang naming tiyakin na hindi magtatagumpay ang kalaban namin. Malaki rin ang tiwala ko sa iyo, Brent. Alam ko ang kakayahan mo. Sana'y alagaan at protektahan mo ang anak namin. Gagawin ko po ang lahat upang protektahan si Marinel. Wala po kayong magiging problema roon. Sabi nito, nakangiti lang ako kunwari pa simpleng kinikilig. Titig na titig kasi si Kuya Ri at sinamaan ako ng tingin.
Warang sinasabi na umayos ako. Nginisian ko lang ito para mas lalong mainis. Para kami nagmi-meeting tungkol sa negosyo. Parang hindi kasal ang topic. Ano bang gusto mong klase ng kasal, Marinel? Tanong ni Mami. Pwede po bang simple lang? Tanong ko saka ngumiti pa. Anak, ang mapapangasawa mo ay isang sikat na businessman. Opportunity rin na malaman ng lahat ang magiging ugnayan ng mga Santos at ni Brent Diaz. Ani ni Mami. Tumangutang mo naman ako. Matalino akong tao kaya nagets ko agad ang ibig sabihin nito. Kayo po ang bahala. Nakangiting ani ko. Saka nagpatuloy sa pagkain. Nakikinig na lang sa takbo ng usapan ng mga ito. Pagkatapos kumain, nagyayama nga ito sa sala ng bahay. Naglabas si Mami ng wine. Gusto niyo bang mag-usap? Pwede kaming umalis. Biro ni Daddy na mapansin ang ilangan sa pagitan namin ni Brent. Well, gusto ko po talaga makausap si Marinel. Pwede po ba? Magalang na tanong ni Brent. Of course, iho. Tara sa garden na lang muna tayo. Yaya ko rito. Tumayo naman ang binata at sumunod sa akin. Nakita ko reaksyon ni Kuya Ray. Parang gusto pa nitong sumunod na ikinatawa ko. Pagdating namin ni Brent sa garden, umupo kami sa bench nito. Hindi ko alam na ikaw ang kapatid ni Lance. Seryosong ani nito. Hindi? Patanong na ani ko rito. Yeah, nung nakausap ko siya, nabanggit niya lang ang sitwasyon mo. Nag-offer ako ng tulong dahil magandang opportunity rin iyon sa negosyo. I didn't know na ikaw pala yun. So, nagbago na ba ang isip mo? Nakangising ani ko rito. Nope, it's business opportunity for me. Ikaw? Baka nagbago ng isip mo. Hindi, kilala naman kita. Saka nagkakasundo naman tayo sa dalawang bagay. Sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ko. It's a pure business, right? Waring dililinaw na agad nito ang magiging takbo ng relasyon namin. Nag-angat ako ng tingin. Maraming bituin, maaliwalas ng kalangitan, kahit gabi dahil sa mga bituin. Ano kayang mararamdaman ni Brent kapag nalaman niyang hindi ko naprotektahan ang anak namin? Magagalit kaya siya sa akin? Sisisihin kaya niya ako? Baka mamuhi pa siya sa akin. Marinel, pukaw nito sa attention ko nang tingnan ko ito. Ay naroroon na naman ang galit sa mga mata nito. Parang malalim na galit na matagal nang nasa dibdib nito at ngayon ay sinasalamin na ng mga mata nito kaya nakikita ko sa pagtitiglang dito. Oo, pure business. Tugon ko nang umiti pa, saka bumuntong hininga. Maganda na yung malinaw. Huwag ka rin sana mag-expect sa akin kung sakali mang makasal na tayo. I told you, you're not my type. Oo, alam ko naman. Malaya kang gawin ang mga gusto mo. Huwag mo nalang ipapaalam or ipapakita sa mga magulang at mga kuya ko. Iyon lang ang hihilingin ko sa'yo. Muli akong umiti saka tumayo na. Tara, balik na tayo sa loob. Hinahatak ako sa mas malalim na parte ng lungkot. Sinusubukan ko ng isalba ang sarili ko. Pero may mga oras na mas madalas hinahayaan kong lamunin ako nito. Magpaliwanag kayong dalawa ni Ani. Ani ni Trisha, sinadya ng dalawa na magkaroon kami ng solo na oras pagkatapos ng event. Free na naman ang lahat sa grupo namin, kaya naman buo na naman kami sa event. Katatapos lang at kami na lang tatlo sa grupo ang naiwan. Ano namang ipapaliwanag ko? Nakangiting tanong ko rito. Kunwari cool na cool lang, pero sa loob ay durog na durog. Di ba buntis ka? Anong nangyari? Tanong nito sa akin na hinuwakan pa ang balikat ko. Ngumiti ako rito, saka nag-iwas ng tingin. Huwag mo nang alamin, Trisha. Masyadong komplikado. Bakit mo pinalaglag? Frustrated na ani nito. Hindi ko ibinuka ang bibig ko, pero iyon na ang iniisip nito. Ipinalaglag ko? Shit. Pero kung dedepensahan ko ang sarili ko, tiyak na kailangan ko magpaliwanag dito. Nakatanggap na naman ako ng email. Hindi ko alam kung paano nakukuha ni Arturo ang number ko at email. Pero patuloy ito sa pagbabanta sa akin. Hindi ko pa nasasabi kay Ani pero nagpadala ng larawan si Arturo.
Larawan iyon ni Annie sa isang coffee shop. Ibig sabihin ay mga sumusunod pa rin kay Annie. Hindi pa rin ligtas ang babae. Meron ding larawan ng mga kapatid ko. Kahit sa mismong office ng mga ito ay may larawang nakuha si Arturo. Parang sasabog ng utak ko kaiisip kung paano poprotektahan ng mga ito. I'm so disappointed, Marinel. Akala ko ba masiya ka na na magkakaanak ka na? Walang pagbabago sa katawan mo. Dapat may umbok na dyan. Palagi kayong magkasama ni Annie na parang palagi kayong may secret. Enough. Stop talking. Cold na Annie ko rito. Marinel, tawag ni Annie sa pangalan ko. Bahagya akong umisi rito. Kung ano man ang issues ko sa buhay, labas ka na roon. Huwag niyo akong pinapakalaman kasi buhay ko to. Ani ko saka tinapik ang balikat ni Teresa at iniwan na mga ito. Dinampot ko ang bag ko saka nagpa siyang lumabas ng event hall. Pagkalabas ko ay inabutan ko si Brent doon. May kausap pa ito sa phone. Halata sa mukha nito ang saya habang nakikipagpalitan ng salita sa kausap nito na kahit nakalapit na ako ay nagpatuloy ito sa pakikipag-usap. Kung hindi ka pinayag ng lumabas, hayaan mo muna. Magstay ka lang sa bahay utang na loob, George. Ipermi mo muna ang sarili mo sa bahay. Halata pa sa boses nito ang pagkaaliw. Nakikinig ito sa kausap nito. Saka muling nagsalita. Sumunod ka na muna. Total busy pa naman ako. Tatawagan na lang kita kung kailan ako pupunta. Sabi pa ni Brent na bahagyang napangiti. Ilang minuto pa bago nito ibinaba ang cellphone. Yung ningning sa mga mata nito ay agad na naglaho nang ako naman ang tiningnan nito. Let's go? Tanong nito sa akin. Ngumiti ako rito saka tinanggap ang helmet na inaabot nito. Mabilis ko yung isinuot saka kumapit sa balikat nito at sumakay na sa motor. Sa tuwing may event ako ay si Brent na ang sumusundo sa akin para na rin palabasin na okay kami nito sa mata ng pamilya ko. Pero sa totoo lang, mas naging cold palalo ang lalaki. Madalas sa kondo ang laging bagsak naming dalawa. Gumagamit na ako ngayon ng pills. Hindi nagpapaawat ang lalaki pagdating sa kama. Mas naging aggressive pa nga ito ngayong engaged na kami. Pagdating namin sa kondo nito, ay natigilan ako na may maabutan akong babae roon. Excited na sinalubong nito si Brent. Hindi rin nakaligtas sa matalas kong tingin ang mabilis na paglapat ng labi nito sa labi ng fiancé ko. Ito na ba si George? Laureline? Babe, what are you doing here? Malambing din ang tinig ng lalaki. Alam ng babaeng ito ang code ng unit ni Brent. Tapos ako, hindi makapasok unless pagbubuksan. Sino siya? Nakaangat ang kilay. Natanong ng babae na makita ako. Pinsan niya ako. Mabilis kong tugon. Wari pang natigilan si Brent na napatingin sa akin. Sakalang akong initian ng babae at naging friendly ang mukha. I'm Laureline. Naglahad pa ito ng kamay. I'm Marinel. Diyan muna kayo ha. Pinsan, makikitulog muna ako. Nginitian ko ito sa kanilagpasan ng mga ito at pumasok na ako ng tuluyan. Alam ko na kung saan ang silid nito sa ilang ulit ko na rin nakarating dito. Nakita ko pa sa peripheral vision ko na inakbayan ni Brent ang babae at akmang hahalikan. Pero hindi na ako tumingin pa. Pumasok ako sa silid. Pagkasarang pagkasara ng pinto ay para akong nauupos na kandila na napasalampak sa sahig. Ang ulo'y isinandal sa pinto at tulalang napatitig sa kama. Tumunog ang cellphone ko. Si Kuya Ray. Mabilis kong sinagot iyon at pinasiglang tinig. Hi Kuya Ray! Masiglang tinig ko. Hello mahal ko. Para akong nalamig nang marinig ko ang tinig ni Arturo sa kabilang linya. Sinipat ko pa ang number kung talagang iyon nga si Kuya Ray. Oo, number niya nga. Paano si Arturo ang tumatawag sa akin? Nakitawag lang ako sa kapatid mo. Nasa tinig ni Arturo ang amusement nito. Anong ginawa mo sa kuya ko? Takot na tanong ko rito. Kung ano-anong nakakatakot na posibleng gawin ni Arturo sa kapatid ko ang pumapasok agad sa utak ko. Inatake ako ng labis na takot.
Dumagdag pa nang tumawa ito sa kabilang linya. Wala pa. Pero kapag nagmatigas ka pa, mayroon na akong gagawin. Maring-ani nito. Nanginginig ang kamay na mabilis kong pinatay ang tawag. Napahikbi ako, pero mabilis kong tinakpan ang bibig ko upang hindi marinig ang hikbi ko. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko, saka pagapang na nagtungo sa kama. Binalot ang buong katawan ng comforter para akong robot. Naging sunod-sunuran ako sa killer ng anak ko. Isang demonyo na hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ito. Dapat sa mga katulad nito yung ibinabaon sa lupa ng buhay. Stop it! Mariing saway ko sa babae. Itinula ko pa ito para lang lumayo sa akin. She's so aggressive at halos umibabaw na sa akin. Bakit mo pa ako pinapunta rito? Kasama mo pa ang pinsan mo? Mataray na ani nito. Get out! Ani ko rito. Ngunit mabilis itong umupo sa lap ko. Mabilis ako naapektuhan ng ginawa nito, pero naalala ko si Marinel sa kwarto. Kaya naman itinula ko ito. Napakagulo mong lalaki ka. Ngayon mo nga lang ako pinapunta rito tapos paalisin mo lang ako? Bahala ka nga sa buhay mo. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Inis na ani ni Laureline. Saka nagdabog na umalis. Bumuntong hininga ako. Gusto ko lang makita ang reaksyon ni Marinel. Pero mukhang ayos lang naman dito. Nakuha pa nga nitong umiti at makipag-usap sa babae. Mabilis akong tumayo at humakbang patungo sa silid ko. Kumatok ako, ngunit walang nagbukas. Nang pihitin ko ang doorknob, ay nabuksan ko naman iyon. Marahan kong binuksan, inabutan ko itong nakabalot sa comforter. Hindi ko tiyak kung tulog ba ito or what. Nang makalapit ako, ay maingat na sumampa ako sa kama. Humihikbi ito habang Mariing nakapikit. Wag! Wag! Maawa ka naman! Umiiyak na ani nito. Pawis na pawis kahit malakas ang aircon ng silid. Nakakapit ito sa dulo ng comforter. Nanginginig pa ito sa waring takot na takot. Mabilis kong ginising si Marinel na takot pang nagpabalikwas ng bangon. Ah! Ayoko na! Tama na! Tinapik-tapik nito ang dibdib na waring hirap na hirap pang huminga, kaya mabilis kong hinuli ang mga palad nito sa kakinabig at mahigpit na niyakap. Parang kahit pag-iyak ay pilit nitong pinipigil, ngunit hindi magawa. Sa ayos nito ay labis ang sakit na nakalarawan doon. Dumapo pa ang kamay nito sa tiyan na waring may pinoprotektahan iyon. Marinel? Marinel, calm down! Ani ko rito. Damang-dama ko ang panginginig ng katawan nito. Anong nangyayari sa babaeng ito? Ah! Ang sakit! Ang sakit! Ayoko na! Hirap na ani nito. Hindi rin magawa magdilat ng mata. Nahirap na hirap na sa nangyayari rito. Anong masakit? Sabihin mo sa akin. Gusto mo bang pumunta ng ospital? Labis ang pag-aalala ko. Hindi iiyak ang babaeng ito kung hindi ito nasasaktan. Tiyak na labis na sakit, kaya hindi na nito mapigil ang emosyon. Gusto ko na lang mamatay. Pagod na ako. Nabigla ako sa narinig ko rito. Hindi ganito ang Marinel, yung kilala ko. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang ganoong kataga sa babaeng masiyahin na ito. Palaging nakangiti, palaging nakatawa. Pero deep inside, ay may pinagdaraanan pala. Don't say that. Mariing ani ko ito. Pagod na ako, ulot. Pagod na ako. Ani nito. Mas hinigpitan ko pa ang yakap dito. Hindi na ito gaanong nanginginig, pero patuloy pa rin sa pag-iyak. Naramdaman ko na lang ang pagbigat nito. Nakatulog itong muli sa labis na pag-iyak. Maingat kong iniayos ang pagkakahiga nito. Saka kinumutan, bago marahang bumaba ng kama at iniwan ko ito sa silid, na natiling bukas ang pinto. Binuksan ko rin ang monitor sa kitchen upang makita ko ang lahat ng area ng kondo ko. Ifinokus ko iyon sa silid ko. Naroon, mahimbing nang natutulog. Saka ako kumilos
upang maghanda ng pwede nitong kainin pag nagising at nagutom ito. Puro healthy foods lang naman ang alam kong ihanda, kaya naman iyon lang din ang inihanda ko. Pagkatapos ay isinet up ko ang table. Panakanakang sinulyapan ang monitor, tiningnan kung gising na ba si Marinel. Nang makita ang gising na ito, ay mabilis akong tumakbo patungo sa silid. Ngunit hindi pinahalata na tumakbo nang pumasok ako na kalmadong kalmado lang. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!